Banding at kulitan moments ng dalawang bagong Legit The Barkads host na sila Karen Aistrup at Ata Shamulak, kinagigiliwan ng mga netizens. Labis ngang ikinatutuwa ng mga netizens lalo na ang mga The Barkads, ang pagiging close sa isa't isa nila Karen Aistrup at Ata Shamulak. Isa na nga sila marahil sa dahilan kung bakit mas lalo pang tinatangkilik ang noontime show na EAT ng mga manunood, hindi lang ng mga matatanda kung hindi pati na rin ng mga makabagong henerasyon. Sa kanilang angking mga talento sa pagkanta at pagsasayaw, mas lalo nilang binibigyan ng kulay ang bawat pananghalian. At hindi na nga nakakagulat ang pagiging magkasundo ng dalawa dahil sa hilig nilang pareho sa music. Kaya naman lagi silang nakikita na magkasamang tumutugtog ng instrumento. At hindi nga lang sa pagkanta at pagtugtog ng mga instrumento nagkakasundo sila Karen at Ata Sha, kundi pati na rin sa pagkain. Sa naging panayam nga ni Karen noon sa ginanap na Merlion Trade Launch, na kinabibilangan niyang talent agency, sinabi nitong masaya siya noong ipakilala si Ata Sha Mulak bilang bagong The Barkads na makakasama nila tuwing pananghalian. Pag-amin pa nga ni Karen na na-starstruck daw siya dito kay Ata Sha. Ang cute po ni Ate Ata siya noong unang pasok niya. Kasi, kaming lahat na The Barkads, hindi namin alam na may bagong The Barkads pala na papasukin. Noong pinasok siya sa Gimme 5, grabe, I was so shocked kasi, I see her all the time. Kasi, anak po siya ni Sir Aga Mulak, parang na starstruck lang ako. She's very kind, she's very pretty and parang food body ko siya, kasi, kumakain kami palagi. Ata Sha's favorite food is pansit, natawang kwento niya.